Noon pong two messages ago, pinag-aralan po natin yung panaginip ni Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar's dream, and we have seen that the Lord is indeed really at the very gate. Kung pag-aaralan po natin ng kasaysayan at ang mga prophecy ay isa-isang nangyari. At sabi nga ni Daniel, ang dream daw ay sure and the interpretation is certain. And we see that we are at the very threshold of a new age. Nasa pagwawakas na po ng lumang sistema at malapit nang mag-umpisa ang bagong pamahalaan ng Panginoon sa ating buhay. At nung nakaraan naman, pinag-aralan natin ang end times geography. We were able to define kung ano ba yung heaven, ano ba yung hell, Sheol and Hades. We were of course able to see that purgatory does not exist as far as the Bible is concerned. And there is no such thing as limbo where the unbaptized children go after death. It's only really in eternity, it's only going to be the new heaven and then hell. The new heaven, of course, will be in the new earth and in the new Jerusalem. At nakita niyo po sa ating mga awitan ay puro ang ating focus ay ang muling pagbabalik ng Panginoon. In the twinkling of an eye, or in a twinkling of an eye, He is coming. In a flash, we will all be changed. At yan po ang ating pag-uusap-usapan ngayon, the rapture. The very momentous event. And I believe that after Pentecost, when the Holy Spirit was given to the people, to the believers, this is the second great event, the rapture of believers. Everything else in the middle is just incidental. Kung bibigyan po natin ng mga muhon o kaya ng mga talagang palatandaan ng mga maghalaga, mga watershed sa history ng Christianity, Pentecost and then the second coming, which is of course going to be ushered in by the rapture. Our Heavenly Father, we pray that you're going to let your face shine brightly upon us this morning. Tunghayan niyo po ang inyong mga anak sa dakong ito. Hanguin niyo kami, Panginoon, sa aming kawalan ng kaalaman. Lift us out from ignorance. Take away the veil, Lord, of unknowing and ignorance and narrow-mindedness. And then replace it with your truth. Father, we have no pretenses about what we know. What we know is very little. What we do not know is immense. And so we seek you this morning. Be our real speaker. Be our teacher. And may you, Lord, be our guide. Show us the truth of your words and give us the keys, Lord, to unlock the mysteries of this truth. Let your Holy Spirit infill us. Let your Holy Spirit fill this place. Let your Holy Spirit be our guide, our teacher, and our friend. And we pray for orderliness. And in the name of Jesus, we rebuke all works of evil that may be arrayed and arranged against us this morning. Cover us with the blood of Jesus Christ. And in the name of that victorious Savior, the Lord Jesus Christ, we bind the spiritual enemy. Meanwhile, O Lord, in the name of Christ, we unbind ourselves unto the truth. We unbind ourselves from ignorance. Teach us, O Lord, the final word is yours. Quiet us and protect us from all inconveniences, O Lord, and everything that will distract our attention from you today. In Jesus' victorious name, we seek you and we worship you. Amen. Amen. And so nakikita po natin dito, napakaraming mga bagay. The rapture. What is the rapture? The dictionary offers us many definitions of rapture. One of them is, it is a state or experience of being carried away by overwhelming experience. And then it is also a mystical experience in which the spirit is exalted unto the knowledge of divine things. Also, the rapture is an expression or manifestation of divine things. However, this is not the definition that we will be applying. The context that we will be using this morning, the rapture, whenever we mention it is the return of the Lord Jesus Christ for all believers. And all these believers will be taken miraculously out of the face of the earth to meet the Lord in the air. Napakahalaga po na teaching. The word rapture does not really, in its original form, rapture, appear in Scripture. It comes from the Latin word rapere, which of course means to seize, to grasp hastily, to lift up or transport. In other words, agawin ng ubod ng bilis. Iangat, dalhin, ilipat. Yan po ang ibig sabihin ng word na rapture. At ang pinag-uusapan natin, bago dumating ang Panginoong Jesus, ang mga mananampalataya ay biglang maglalaho dito sa daigdig. Mawawala na lamang na hindi maipaliwanag. At ang mga mananampalataya ay makikipagtagpo sa Panginoon doon, sa kalangitan, sa mga ulap, kung saan naman pagkatapos, ang mga hindi mananampalataya ay maiiwan dito and they will be subjected to unspeakable torment according to the Bible. In other words, whenever we use the word rapture,
We mean the catching or snatching of believers to Christ in the air. Our Heavenly Father, once more we lift up all our brothers and sisters to you, including myself. Speak with boldness to us, O Lord. In the name of the Father we pray, and also, Lord, through the power of the Holy Spirit. Thank you for hearing our prayers. Napakarami pong mga sinasabi ang Bible tungkol sa rapture o yung pagkawala ng mga believers. Isa na dito sa Matthew 24. Nung ang mga disciples ay lumapit sa Panginoong Hesus at nagtanong sila, sabi niya, ano ba ang mga palatandaan na kayo po ay magbabalik na? Ang Panginoong Hesus nagbigay ng maraming palatandaan at ang isa dito, sabi sa Matthew 24 verses 40 to 41, two men will be on the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding with a handmill, one will be taken and one will be left. Ano ang inyong madarama? Kung sakasakali na biglang yung katabi nyo'y nawala, yung poing, nawala, ganon. Pero yan ang sinasabi sa Bible, meron daw dalawang babaeng magkatulong na gumigiling, yung kapartner niya mawawala. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, yung isang bigla na lang mawawala. At yan ang tinatawag po natin na rapture. When the believers will suddenly disappear. At ito hindi isang haka-haka, sobrang napakarami ng mga references sa Bible dito na tumutukoy dito. 1 Thessalonians 4 verses 13 up to 18. Lalong-lalo na po yung mga Tagalogs ang Bible. I will encourage you to read it because I will read in English. Unang Thessalonica 4, 13 hanggang 18. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, we who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those that have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command and with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. Tatalakayan po natin maya-maya ang mga kahulugan yan sa atin. Meanwhile, I like to read another part of scripture that talks about the rapture. 1 Corinthians 15 verses 51 up to 57. Unang Korinto 15:51 hanggang 57. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead in Christ will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with imperishable, and the mortal with immortality. Then the saying is written, that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Napakaganda po nito, at ito'y napakadalas na binabanggit kapag may inililibing. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Nasaan nga naman ang tagumpay mo, kamatayan? Nasaan ang iyong kamandag? Kung matapos na ang mga mananampalataya ay mamatay, ay sila naman ay bubuhaying muli at tatawagin sila ng Panginoon. At sa pagbabalik ng Panginoon na yung mga hindi pa namamatay ay hindi na makararanas ng kamatayan, at sa kanilang kalagayan ay kukuhanin sila ng Panginoon, at ang mga mananampalataya ay biglang magbabago sa isang kisap mata. Nasaan nga naman ang tagumpay ng kamatayan at nasaan ang kanyang kamandag? What will actually happen during the rapture? Nakita natin ang sabi ng 1 Thessalonians 4:16. Ang Panginoong Hesus mismo ay bababa mula sa mga langit. At napakalakas na isang utos sa pagsigaw ng archangel, which we believe is Michael, and of course with the trumpet call of God. Ihahayag ng isang trompeta at ng pahayag ng archangel ang pagbaba ng Panginoon. At anong mangyayari? The dead in Christ will rise. Napakahalaga yung word na first. Mauuna yung mga namatay sa Panginoon. Sino ang mga namatay sa Panginoon? Lahat ng mananampalataya noon pang Old Testament, lahat ng naghintay, nanalig, at nanampalataya sa darating na tagapagligtas, sila ay ligtas. At matapos dumating na ang tagapagligtas ang Panginoong Hesus, hanggang sa ngayon, ang lahat ng nanampalataya tumawag at nagpaligtas sa Kanya na siyang tunay na tagapagligtas, sila
ay tatawagin ng Panginoon mula sa libingan. At napag-aralan na natin when we studied the end times geography na ang mga namatay na nasa Panginoon ay wala pa sa langit. Sila ay nasa paraiso kung saan hinihintay nila ang muling pagtawag sa mga namatay na. Nabanggit din natin in fairness to other schools of thought na may ibang paniniwala tungkol dyan ng ibang mga scholars, but we have overwhelming biblical evidence to point to us, including these verses, that the dead in Christ are not in heaven, but they are somewhere in paradise. Kung saan nagpunta yung napako sa krus, sabi ni Lord, today you shall be with me in paradise. Kung saan napunta si Lazarus at the bosom of Abraham, in the side of Abraham, not in heaven, because at the last trumpet, the dead in Christ will be called and they will be lifted up to the skies. At sa isang kisap mata lang naman ang kanilang pagkakauna, in a twinkling of an eye, those that are alive, halimbawa sa ating panahon, ngayon mismo, babalik na ang Panginoon, tatawagin ang lahat ng namatay kay Kristo at sila ay aakyat sa himpapawid at pagkatapos ay ang lahat ng mananampalataya ay tatawagin din naman. And so the dead in Christ will rise first. Dapat nating bigyan ng diin dito na si Pablo na sumulat ng Thessalonians, ang nire-refer niya are New Testament dead Christians. He is not referring to Christians that died before the Lord resurrected. Ito'y Thessalonians na. Ang Panginoon nag-resurrect na and of course ascended already in heaven. This is already post-ascension. Subalit, sinasabi pa rin ni Paul, those that died in Christ will still be what? Called again. In other words, those that died after Christ are not in heaven. They are also, together with the Old Testament saints, they are in paradise. At sinabi niya, huwag kayong malungkot mga Thessalonians. Kasi alam niyo po ang context nito, ang mga Thessalonians ay naniwala na sa kanilang panahon ay babalik ang Panginoon. At sa kanilang panahon ay mangyayari ang rapture. Pero sabi nila, eh paano yung mga kapatiran nating namatay na? Eh di hindi sila masasama sa rapture. So in other words, alam nila na ang mga namatay na ay hindi nagpunta sa heaven. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong mag-alala. Hindi naman natin sila mauunahan eh. Yung mga namatay na ng mga true believers, sila ang unang tatawagin at pagkatapos ay tayo naman. Sabi niya sa verses 13 and 15, chapter 4 of 1 Thessalonians, brothers, we do not want you to be ignorant about those who have fallen asleep. Madalas ginagamit yung word na sleeping sa dead. Kasi hindi naman talaga dead eh. And so the technical term that Paul uses is asleep many times, not always. Sabi niya, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or grieve like the rest of men. Huwag kayong malungkot, huwag kayong magluksa para kayong mga walang pag-asa. Yan ang sinabi ni Paul. Naniniwala tayo na sapagkat ang Panginoon ay bumangon mula sa mga patay, ang mga namatay sa Panginoon ay babangon ding muli, sabi niya. At siya ang may sabi niyan. Pero ni hindi naman natin sila mauunahan sa pagpunta sa Panginoon sapagkat sila ang unang tatawagin. Kaya po tayo mga mananampalataya, kapag tayo namamatayan ng kapwa mananampalataya, hindi tayo nagluluksa. Hindi natin ipinagluluksa ang kamatayan ng isang mananampalataya sapagkat siya nandun na sa paraiso, bagamat wala pa siya sa heaven. But we know that in the last trumpet call, the dead in Christ will rise. Nalulungkot siyempre tayo. Alam nga naman tayong magtawanan at matuwa kung may namatay. Siyempre, we miss the person, nalulungkot tayo. Pero hindi sapat yun upang tayo magluksa kung ang yumao ay mananampalataya. At anong mangyayari? Yung mga buhay will be caught up in the air with the Lord, in the clouds to meet the Lord. At yan yung mangyayaring disappearance. Napakalaki pong gulo ang mangyayari sa mundong ito pag nangyari ang rapture. Paano kung kayo nakasakay sa aeroplano at ang piloto ay born again Christian? Nawala bigla ang piloto. Kung kayo nakasakay sa Victory Liner at pababa kayo ng Cannon Road at ang driver ay Christian, nawala ang driver. Nakikita niyo po ba kung anong mangyayaring kaguluhan dito sa daigdig na to? At sa dinami-rami ng mga born again Christians ngayon na nasa Panginoon na, holding key positions in government, in commerce, everywhere, there will be chaos. Chaos such as never was, nor will ever again be. Yan ang sinabi sa Bible. At hindi maipaliwanag ng mga tao, ano kaya yon? Bakit nawala lahat yung mga, ba't kaya tahimik ngayon ay linggong-linggo, ang ingay-ingay pa naman yung day-by-day center na yan? Nagtataka siguro ang mga kapitbahay na hindi pa nakakilala sa pangalan, tahimik. Bakit? Nasaan sila? Sapagkat nawala. At maaaring gagawa pang iba naman kung ano-anong haka-haka. 300,000 kidnapped by UFOs. Yan pa siguro mga lalabas sa mga dyaryo kung saan-saan pa. Sapagkat hindi pa rin nila paniniwalaan yan. Subalit mga kapatid, meron pong mga tao na in the last days maniniwala.
Kasi nila, totoo pala yung sineshare sa akin ng kapitbahay ko. Yung sinasabi pala ng pinsan ko, yung sinasabi pala ng hipag ko, totoo dahil nawala silang lahat. So in other words, gusto ko pa rin masave. At sa panahon po na yon, isa na lamang ang natatangi at natitirang pagkakataon upang maligtas ang isang tao. Sapagkat ang lahat ng mamamayan ng daigdig ay tatatakan sa kanyang noo at sa kanang kamay ng 666 or the number of the evil one, the Antichrist, ang natatangi na lamang paraan upang hindi tayo mapahamak ay huwag magpatatak. But you understand that the whole world will be under one government only. At ang sabi niyan sa Revelation 13, no one can buy or sell unless he has the mark of the beast. That is the number of the name of the beast. And the number is 666. So hindi kayo makakabili at makakapagtinda. Naiintindihan po ba natin kung ano ang repercussion niyan sa ating buhay? We cannot participate in life. We cannot buy or sell. Mawawalan tayo ng hanap buhay at mawawalan tayo ng makakain. In other words, we will be persecuted such as nobody was persecuted in the past. At yun na lamang naiisa at katangi-tanging paraan upang maligtas. At yan ang sinasabi sa Matthew 24, pinaniniwalaan natin, na sabi, only those that remain steadfast to the end will be saved. Hindi po ina-apply sa ating mga naniwala na ngayon sa Panginoon. We don't have to be steadfast to the end to be saved because we are under grace right now. Ang ating salvation ay hindi dahil sa ating kabutihan or steadfastness, hindi dahil sa ating kabanalan, kundi dahil sa kabanalan, kabutihan, and steadfastness of the Lord Jesus Christ na ating isinuot at naging atin nung siya ay ginawa nating tagapagligtas. So, sino ang kailangan maging tapat hanggang wakas na pagka nagkasala ay tanggal uli ang salvation? Hindi po ang mga saved ngayon. Yung mananampalataya pagkatapos ng rapture. At bakit kailangan nila ngayong kumilos at gumawa ng mabuti at pag hindi na sila gumawa ng mabuti ay mawawala ang kaligtasan? Because it is no longer a period of grace. It is already a period of works. Dahil grace is what? Given because of faith. Tayo ngayon under faith because hindi pa nangyayari yung pinaniniwalaan natin, inaniwala na tayo. Pero kung nangyari na, hindi na natin kailangan ng pananampalataya sapagkat may ebidensya na. Therefore, it is no longer under faith. Therefore, salvation by works will happen for the tribulation saints. And this is what we call the tribulation saints. Yung nawala na ang mga believers at pinarurusahan na ang mundo, may nasave pa. Ang akin pong dalangin, wala ni isa sa mga kasama natin dito ang masesave during the tribulation. Dahil ang aking dalangin at inaasahan ay masave tayong lahat bago mag-rapture. Amen? Yes, kailangan. Hihintayin pa ba natin ito? Pero may mga tao pong napakatitigas ng ulo. At kung kailan lamang nangyari na yung mga sinabi sa Bible, tsaka palang maniniwala. In that case, hindi na yun pananampalataya. Yun ay knowledge. Because there is an evidence. Therefore, it is no longer a period of grace. Therefore, you've got to work out your salvation with fear and trembling. Dahil oras magkabisala ka, tanggal uli. Only those that will remain steadfast to the end will be saved. Hindi pang atin yun. Yan ay para sa tribulation saints. And so the disappearance will happen, and then the believers will start to be with the Lord forever. And then, need I say, the world will go through a tribulation. Isang pahirap na hindi pa nakita at hindi na makikitang muli. Sinabi sa Bible, yun ay 7 taon. Ang hindi po natin tiyak kung ang 7 taon ay symbolic or literal. But in any case, ang mahalaga huwag tayong masama doon kahit 2 oras lang yun. We have to be with the Lord in the rapture. Ano ang mga magiging epekto po sa atin ng rapture? For instance, bakit hindi niyo sulyapan muna ang inyong katabi, left and right? Makikilala niyo pa kaya ang inyong katabi pagka-rapture? Sabi po sa Bible, we will be changed. Tayo ay babaguhin. Babaguhin tayo compositionally, physically, and maybe even chemically. Sapagkat wala namang physical change without a chemical change. Everything is chemical. Kung may mga chemist dito, sasang-ayon kayo. Everything really is chemical. And so, 1 Corinthians 15, verses 50 to 57. Sa may mga Bible pong Tagalog, samahan niyo ako. Yung sa English, never mind, let's just be together kasi iba-ibang version. 1 Corinthians 15, verses 50 to 57. I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable,
and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Napakahalagang isipin, tayo po'y babaguhin. Maiiba tayo. As sabi sa Philippians 3 verses 20 and 21, for our citizenship is in heaven. Now, the citizenship is there, no? Not the destination. Nakalagay doon, nakadeposit doon, doon secure ang ating citizenship, from which we also look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our lowly body, that it may be fashioned like His glorious body. Tayo daw ay nakatingin doon sa langit kung saan naroon ang Panginoong Jesus, at sa kanyang pagdating ay babaguhin niya ang ating katawan at magiging katulad niya tayo. 1 Corinthians 15, 42-44, so it will be with the resurrection of the dead. The body that is sown perishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown in natural body, it is raised a spiritual body. Yun daw itinanim, yung tayo, ipinanganak na nabubulok, ay bubuhayin muli na hindi na nabubulok pa. Yung itinanim na may kahihiyan, because in shame we were born, ay bubuhayin na may ano, karangalan. At yun daw itinanim na punong-puno ng kahinaan, ay babaguhin at muli siyang ipanganganak na punong-puno ng kapangyarihan. At yung natural na katawan na ibinigay sa atin, papalitan, gagawing spiritual body. In other words, the believers will change bodily. In a flash, ang ating pong katawan ay maiiba. Magiging imperishable and incorruptible. Hindi na siya mabubulok pa. Naranasan niyo na bang maghapon na hindi kayo naglagay ng deodorant? Anong nangyayari? Naranasan niyo na bang dalawa, tatlong araw na hindi nagsashampoo? What happened? Mga apat na araw na hindi naggupit ang kuko? Lalo yung mahilig magtelepono na hindi digital? Anong nangyayari? Dumudumi ang kuko natin. Naranasan niyo na ba na maghapon kayo nakamedyas pagdating niyo kaya sa bahay? Ano ang amoy? Diba? O kaya huwag kayong mag-toothbrush ng mga dalawang linggo. Meron pa kaya makikipagbulungan sa inyo? Pag pinawisan tayo, hindi tayo naligo. What happens to us? Alam niyo po ang ating katawan, with every second, with every minute that passes, we are decaying. You agree? Yes! We are in a very decomposed state na kung hindi tayo mag-ingat, sandali lang tayong malingat, lumalabas ng ebidensya na tayo yung mga bulok. Totoo yun. Walang makakapagtatuwa niyan. Kaya nga kutakot-takot ang mga produkto ng hygiene para lang itago yung katotohanan tungkol sa atin sapagkat tayo yung mga bulok. Bulok ang kalooban at kahit na yung katawan na yan ay ayan pero bulok talaga yan dahil every passing minute we are decomposing at kung hindi natin i-reverse at gagawa ng paraan, lalabas ang ebidensya. Pero sabi, the perishable will become imperishable, the corrupt will be incorruptible, and the mortal will become immortal. Yung may kamatayan ay hindi na mamamatay pa. Ang may kahihiyan ay magkakaroon na ng karangalan and it will be a spiritual body. We will have the body of Jesus Christ. Di po ba napakalaking kalayaan yung magkaroon ng ganong klaseng katawan? Na hindi na natin kailangan alagaan sapagkat talagang siya'y buhay. Hindi inaagaw ng kamatayan. Hindi inaagaw ng basurahan. What is Christ's glorified body like? Ano nga ba ang itsura ng Panginoon? Kamukha ba siya ng mga artwork na nakikita natin? Kamukha ba siya ng mga drawing, ng mga wood carvings na nakikita natin? Sa Matthew 17, verses 1 and 2, the Lord showed His glorified body to three very close disciples. Sabi po, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. There, He was transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes became as white as light. And this is just a manifestation of the Lord. We are not told exactly that this is really the permanent look of the Lord. However, the Lord manifested Himself in another way. Therefore, the Lord has transcended His body. Yung original na katawan ng Panginoon na isinuot niya noon, na hindi na niya yun suot ngayon. Isinuot lang niya yun para makisama sa atin, maging kamukha natin, maging kapwa-tao natin for a while. But that was only for 33 years. At yun ay hinubad na niya nung siya bumalik na sa langit. Kaya kahit anong representation ngayon of art, ay hindi yun exact.
In fact, nobody even painted the Lord Jesus Christ. Kaya ang lahat ng mga images ngayon, lahat ng mga drawing, ay katha ng guni-guni. These are figments of imagination. Because nobody really technically described the Lord Jesus Christ, and the Lord left no photograph, and the Lord left no carving of himself, and nobody knows how the Lord looked. And even if somebody photographed him, which was impossible, yung itsura pa rin niya nun, hindi ganun na naman talaga ang kanyang itsura eh. Sapagkat hiram na katawan lang yung isinuot niya. Nagkatawang lupa lang siya. And the Lord showed His glory, His face shone like the sun, and His clothes became white as light. Umiilaw ang kanyang katawan. Nakita niyo po si Moses, umakyat siya sa bundok, nakipagtagpo sa Panginoon. Pagbalik niya, siya man ay umiilaw. Kaya nagulat ang mga tao, bakit iba si Moses, umiilaw siya? At nung nag-uumpisa na uling lumabo ang ilaw na yon, yung nagra-radiate from his body, what did Moses do to hide the fact that the radiation and the light was coming out? Nagtakip siya ng belo. Nagtalokbong siya upang hindi mapuna na nawawala na pala yung glow. Eh siya, nakakita lang siya, nakipag-usap lang siya sa Panginoon, nag-glow na siya. Eh yung pang people that will really be changed during the rapture. Therefore, the body that we will be wearing is shining and radiant. Recognizable and distinguishable, sapagkat nakilala siya at nandoon naman ang mga dakilang lalaki sa Old Testament kasama ng Panginoon that appeared to these three, at sila ay recognizable. In other words, tingnan niyo ulihan yung katabi, makikilala naman. Pero iba na. Kung nakikita niyo dyan, maraming bulutong, wala na yun. Diba? Kung nakikita halimbawa natin, kulang ang daliri, wala na rin yun. Kung sobrang bata pa o sobrang tanda na, wala na rin yun. I believe that the Lord will give us a body that is perfect, and so therefore, finally, there will be equality. Siyempre, hindi na naman pilay yung mga pilay dito, hindi na sila pilay when we meet the Lord. Yung may mga cancer, ditanggal na yung mga cancer na yan, because we're going to wear a glorified, perfect body. Kaya pag tinitingnan tayo ng Panginoon, alam nyo kung bakit nagagandahan siya sa ating lahat, yun na ang nakikita niya. Yung talagang tayo, yung nakahanda to be revealed. Kaya tayo man sa mga kapatiran, ang ating tingnan ay yun na, yung nakadeposit na what we will be during the rapture and forever and ever and ever. So, huwag natin masyadong bigyan ng pansin yung physical. Ang katawan na ito ay piitan lamang ng ating espiritu. Nakakulong lang dyan ang ating espiritu. Kaya the sooner that this body dies, the sooner our spirit will be released to become what it should be. That's why sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Malaking kapakinabangan ang mamatay sapagkat nakakalaya ang espiritu natin sa piitan na to na ating katawan na napakaraming sakit, napakaraming arte, napakaraming reklamo, at napakaraming nararamdaman. But we will be released from all this. Kaya sabi, where all death is thy sting? Nasa na ang ipinapanakot mo kamatayan? Wala. Sapagkat ang kamatayan ay kapakinabangan sa isang tunay na mananampalataya. Subalit mga kapatid, hindi lamang ang ating katawan ang babaguhin, pagharap natin sa Panginoon, babaguhin din yung ating essence, yung ating composition, very specially, spiritually speaking. Anong sabi ng 1 Corinthians 13 verse 10? But when perfection comes, the imperfect disappears. Pagdating daw nung ganap, yung hindi ganap ay mawawala na. In other words, we will become perfect. All we need is to be released from this body so that perfection will be realized. And complete perfection comes when we meet the perfect of the perfect, the Lord Jesus Christ Himself. Kaya naman, sapagkat magiging perfect ang mga believers, wala nang Bible study. Wala nang mga aral-aral pa, wala nang mga Sunday-Sunday school. Wala na tayong struggle sapagkat nawala na yung ating propensity and nature of sin. Ang mangyayari, ang nature na natin ay kabanalan. And of course, there will be no more temptation. Kaya kinanta natin, there will be no crying there. There will be no dying there. We are going to see the King. Kaya nga sabi natin, Lord, let it be soon. We're so excited and so eager to be with the Lord. We will be spiritually and we will be physically changed. And that is the focus of the attention of all believers of all time. Kailan nga ba ang rapture? Meron pong tatlong major views, and in fairness to scholarship, let me mention them to you. When is the rapture going to be? Ang sabi kasi sa Matthew 24, verses 21 and 22, Mateo 24, 21 hanggang 22.
For then, there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never will be equaled again. If those days have not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. And I believe we're talking about the tribulation saints. At that time, if anyone says to you, look, here is the Christ, or there he is, do not believe it. For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect, if that were possible. See, I have told you ahead of time. In other words, sinabi ng God, there's going to be tribulation. Merong mga hirap. Ano ba yung tribulation? Yung pagpaparusa sa buong daigdig for 7 years, according to the Bible. Now, these are the three main points of view concerning the time of the rapture. Meron po mga Bible scholars na niniwala ng pre-tribulational, meaning, bago mag-tribulation, rapture na. At yun ang gusto natin, di ba? Gusto natin yan. Meron naman pong naniniwala na mid-tribulation daw. Ang Kristiyano ay aabuti ng first half ng tribulation at saka magra-rapture at pagkatapos yung second half, wala na ang mga Kristiyano. At mayroon namang naniniwala ng post-tribulation, meaning buong-buong mararanasan ng iglesia ang buong tribulation at saka ngayon magkakaroon ng rapture. Ito pong tribulation, ang topic ng buong Revelation 6 up to 19. Chapter 6 up to chapter 19, yan ang topic, the tribulation. Meron namang mga scholars, kaya po sila naniniwala na mid-tribulation. Sapagkat, yung mga pahirap na nangyari pa nung panahon ng mga Romans hanggang panahon ng mga Kastila hanggang ngayong mga panahon na to, ikinakount na nila as tribulation. Kaya sa kanila, mid. Kaya inabutan. But we believe that the tribulation period is a definite period. Hindi kasama yung mga nauna na kasi sabi, the world has never seen it and will never see again. So in other words, hindi kasama yung mga tapos na. It is a definite period. But I'm giving you an interpretation and I'm encouraging you to go and dig the scripture. Because though we have a stand on this, it is not dogmatic. We are not going to World War III for our stand on the timing. Sapagkat, kaya ano ba yung timing na yan na mahalaga? Ma-rapture tayo. Pero gusto na natin yung pre-trib. Diba? Yun ang maganda. And I would like to let you know, of course, that our stand here day by day is pre-tribulational. Why? Why is our stand pre-tribulational? Ibig sabihin, ang mga Kristiyano hindi aabot dito. Hindi lang dahil masarap yun at maganda yun, kundi sabi po sa Revelation 3:10, since you, talking about the church, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on earth. Sapagkat ikaw ay naging tapat, sabi sa iglesia, hindi kita isasali sa panahon ng mga pagsubok na dadalaw sa buong daigdig. Yan po ang sabi ng Revelation 3:10. God's people, we believe, are exempted from the tribulation. Another reason, Revelation 6:10. They called out in a loud voice, how long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? Sabi po ng mga ligtas, ng mga saints, ng mga anak ng Panginoon, gaano katagal, Panginoon, na ipaghihiganti mo ang aming dugo? Kung ganyan ang tribulation ay isang paghihiganti, bakit naman paghihigantihan ang mga Christian? Sa atin nga may atraso ang buong sanlibutan. Yung mga bumabato-bato sa atin, bumabato-bato sa bubong ng mga nagwa-worship, yung mga nagpakain sa mga Christians noong araw sa mga leon, yung nagtulak sa kanila sa mga bangin, yung nagpahamak sa kanila, binalatan sila ng buhay, ipinakain sila sa mga mababangis na aso, lahat ng mga ito, sabi ng mga namatay, Panginoon, gaano katagal? Kailan pa ipaghihiganti mo ang aming dugo? In Revelation 13:8, all inhabitants of the earth, ito ay panahon na ng Antichrist, ha? All inhabitants of the earth will worship the beast, and all whose names have not been written in the book of life, belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Lahat daw ng tao na hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sila ay sasamba doon sa Diyos-Diyosan na yon sa panahon ng tribulation. Nakasulat ba ang inyong pangalan sa aklat ng buhay? So, paano kayo maiiwan dito? Sabi siguro ng ating mga panauhin, ang yabang naman ng mga taga-day by day, paano naman nila nalabang nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay? Nakalagay po yan sa Bible, those that believe in Christ, those that accept Jesus Christ as Savior and Lord, nakasulat na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi haka-haka, nakasulat po sa Bible yan. Accept the Lord Jesus Christ, believe in Him, and your name will be written in heaven. Nandito ba kayo after the rapture?
We believe wala na tayo kasi nakasulat ang pangalan ng mga mananampalataya sa aklat ng buhay. Ang maiiwan daw yung mga hindi nakasulat. The saints will not be here on earth during the tribulation according to our interpretation of this verse. Isaiah 24:21, another verse. In that day, the Lord will punish the powers of the heaven above and the kings on earth below. Yun daw, tribulation. Isaiah 26:21, looking forward to the tribulation. See, the Lord is coming out of His dwelling to punish the people of the earth for their sins. The earth will disclose the blood shed upon her. She will conceal her slain no longer. And we believe that the Lord will not punish the church for whom Christ was already punished. You do not punish the same person twice for the same crime. And the church was already punished for her sins through the punishment that Jesus Christ received. Kaya tayong mga mananampalataya ay hindi na parurusahan sapagkat inako ng Panginoong Jesus ang parusa na dapat ay sa atin. Kaya siya tagapagligtas. Ba't ka papaparusahan? Eh, inako ka na nga ni Christ. Hindi ibig sabihin yung parusa sa kanya, baliwala. Yung pala naman walang halaga yung ginawa niyang pagdurusa sa doon sa krus ng Kalbaryo. So we will no longer be punished because Christ already received the punishment that is due us. That's why Jesus is Savior. Kasi naman sinabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." And how did Jesus Christ take away our sins? He placed it on His own body. Noong ang Panginoon ay mamamatay, kinuha niya ang kasalanan ng sanlibutan at inilagay niya sa kanyang katawan at kaya siya namatay. Nung nabuhay siyang muli, bayad na yon. Sino ngayon sa sanlibutan ng kasalanan ay bayad na? Yung naniniwala doon at yung nagpapaligtas sa Panginoon at sinabing, "Lord, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko kayang iligtas sa kabanalan o sa relihiyon o sa ano pa man ang aking sarili. Yung kaligtasan na you earned on the cross, please give it to me." That's why He is Savior. Yan ang ibig sabihin, tinatanggap natin siyang tagapagligtas. Hindi lang yung iiyak-iyak, tataas-taas ang kamay, tumanggap na ng tagapagligtas. Kailangan na uunawaan natin ang kahulugan nun. Na ang bayad sa kasalanan natin ay ang Panginoon ang nagbayad. At sinasama natin, "Lord, isama niyo naman ako sa listahan ng mga tao na beneficiary ng inyong death. Because I don't want to go to hell for my sins." And He is Savior. Daniel 12, verse 1, looking forward to the same event. "At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be time for distress, such as has not happened from the beginning of the nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be," what? "Delivered. Believers will be spared the tribulation, because their names are written in the book of life." Daniel 12:1. At ang isa pa po nating patunay na ang iglesia, ang tunay na church ni Lord ay wala dito sa mundo during the time of the tribulation. From Revelation 6-19, discussing about the tribulation, ni minsan hindi nabanggit ang iglesia ng Panginoon. There's no mention of the church from Revelation 6-19. And why? Because the church will not be here, we believe. Why? Because the church would have been raptured by then. So ano ang time ng rapture? Maraming mga tao, kaya magsusuot ng helmet, susuot sa mga lungga sa Tagaytay para darating na daw ang Panginoong Jesus at hukuman ang mundo. Ilan yan, mga major religious groups, nagpredict na ng araw, ng oras, nagresign na sa mga trabaho, tapos hindi dumating. Napahiya. Bakit? Bakit maraming napapahiya at patuloy na mapapahiya ang sino man na magbibigay ng oras at araw? Matthew 24:36-39. Anong sabi ng Panginoon? "No one knows that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it is written in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be in the coming of the Son of Man." Sabi ng Panginoon, hindi alam ng mga anghel, hindi nga alam ng anak, ang ama lamang ang nakakaalam. Aba, sobra naman yung iba. Daig pa nila ang Panginoong Jesus dahil alam nila. Maski sino mga kapatid na magtuturo sa inyo na magsasabing merong oras, may araw ang dating ng Panginoong Jesus, huwag nyo silang paniwalaan, sila'y mga bulaan. Because the Bible has spoken very clearly, no one knows. Why? Like a thief in the night, He is coming. May schedule ba ang dating ng magnanakaw? E di, nagbantay kayo, nahuli nyo siya.
Kaya para daw magnanakaw yan kung kailan hindi inaasahan doon darating. At ano daw ang ginagawa ng sanlibutan pag darating ang Panginoon? Nag-happy-happy, nag-enjoy, nagyuyugyugan, nagbabangagan, naglalasingan, nag-orgy. Yan ang aabutan ng Panginoon. Sapagkat akala nila matagal pa, may panahon pa. Sinabi na dito. Kaya po tingnan natin ang mga activities natin sa buhay. If we are doing these things, ay baka yan ang abutan sa atin ng Panginoon. At siyempre, pag dumating na ang Panginoon, hindi na siya Savior. Ano na ang Panginoon pagbabalik? Judge. When Jesus comes again, He will no longer save anybody. He will just judge everybody. And condemn those that did not believe before the proper time. Wala nang second chances. Huwag kayong magpapadaya. There is no purgatory. Read the Bible from cover to cover and there is no teaching. In direct contradiction to that, Hebrews 9:27 says, after death comes judgment. Wala nang lugar na may second chance. Wala. Huwag tayong magpadaya. Kaya marami mga false teachings about second chance para tayo malibang. Sabi natin, di bali, mag-iiwan na lang ako ng malaking kayamanan sa simbahan, ipagdadasal naman nila ako parati pagkamatay ko para medyo gumaan-gaan naman ang sentensya, medyo malakad-lakad naman ang aking kaso. Ano ang langit? City Hall? May mga fixer pa at may mga taga-ayos at may mga lagay-lagay para donasyon dyan at dasal-dasal dito, mababawasan ang ating mga parusa. It cannot happen. Those who did not accept the Lord Jesus Christ will be condemned. John 3:3 is very clear, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kahit gano'n pa siya karelihiyoso, kahit gano'n kalaki ang kanyang donation, kahit gano'n kalaki ang kanyang panata at ang kanyang pagpapahirap sa sarili, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. At sa ating pong mga panauhin, it is my prayer that you will not be offended. This is the word of God, and we should teach it. The problem with this word, it is very apologetic about the words of God. Pagka nagtuturo tayo sa mga naliligaw at nagkakamali, parang, sorry ha, just give me a little time. I'm sorry ha, pero sasabihin ko yung totoo ha. Huwag kang magagalit ha. Bakit ganun? We should teach the Word of God in all strength. Because the Word of God can release people from bondage to sin. No apologies can release people from sin. People have to be what? People have to be rebuked directly by the Word of God. Nang matauhan naman tayo at makita natin kung saan tayo nakatayo. Because there is one thing certain that will happen in your life and mine. We will all die. We will all face God. And how will we fare? Are you going to be in the lake of fire forever? Yung mga sophisticated are scandalized by the word lake of fire or hell or what. That's child stuff. But the Lord said, unless you have the faith like that of a child, you will never get into the kingdom of heaven. Yung mga pa-sophisticated ay hindi nagdadala sa salvation. Let's believe in the word. Every prophecy in the Bible has already happened. Except one book, the book of Revelation. We are surrounded by overwhelming evidence, historically speaking, that the prophecies of the Bible are reliable. So kung ano man ang stand natin, pre-tribulational, mid-trib, or post-trib, is really secondary. However, let's all look forward to the rapture. The rapture, as we have said, and we believe, is the next great event after Pentecost. Kung lalagyan natin ang mga muhon ang mga mahalagang moments of Christian history. Pentecost, rapture, tapos pagbaba ng new heaven and new earth. All of these things. During the second coming, the believers, as we have already discussed, will disappear from earth and will be caught up in the air. The dead first, and then those that are alive. The world will go through unspeakable torture and tribulation. Then Christ will go down to earth together with the saints that went up in the clouds. By the way, the word saint refers to all believers. Lahat ng believers ay saints. Why? Because we are made holy, not by our accomplishment, but by the blood of Christ. Hindi na kailangan ng mga seremonya at kung ano-ano pa para gumawa ng santo at santa. Every person who is in Christ is a saint, according to the Bible. And during the rapture, I have one question. If there's one question that I like all of us to take very seriously, pag nag-rapture, kayo po ba'y kasama o maiiwan? Let's be sure. If there's anybody here who is not sure, anong sinasabi sa Bible? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. And it's not only to believe that Jesus is Savior, but really to rely on Him for salvation. Turn over your life to the Lord Jesus Christ. And to those that will be taken, yung mga sigurado na, bakit hindi pa tayo kinukuha hanggang ngayon?
And what will life be before rapture and after salvation? Sabi sa 1 Thessalonians 4:18, therefore, encourage each other with this word. So we should be encouraged by the rapture. Kung ano man ang hirap na nararanasan natin ngayon, sabihin natin, small time to, baliwala ito, compared to the glory that is to be revealed in the rapture. Huwag tayong laging negative ang tinitingnan, yung mga maliliit na problema, parang yun na lamang habang panahon ang dadalhin natin. Sabihin natin, pero ang tagal na, 15 years ko na itong dala, 20 years ko na itong dala, what is 20 years compared to eternity? What is 100 years compared to eternity? Kaya sabi sa Bible, matapos ituro yung rapture, sabi, therefore, encourage each other with this word. Pag hindi maganda ang view, looking around, just look up and await the rapture and the Lord will put a smile on your face. Mababaw, sandali lang ang lahat ng narito sa lupa. Dapat meron tayong eternity look. Look forward to eternity. Hindi maliliit na bagay lamang, napakadali nating masiraan ang loob. What is the best way to await the rapture? Sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, and this is in relation to rapture, ha? Pagkatapos sa pagkatapos, i-discuss ang rapture. Sabi niya, therefore, kung gayon, stand firm. Let no one move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Because of the rapture, because of the great exemption that we will have, that we will be exempted from tribulation, and more than that, we will be exempted from hell, and because of all the positive things and the glorious, beautiful things that will happen in the rapture, sabi niya, because of that, be firm. Huwag ipagkanulo at ipagbili ang inyong faith para lamang sa konting convenience, para lamang sa konting advantage. Napakalaki ng advantages na darating, dumating na at darating pa. Have correct mathematics. Huwag nating ipagpalit ang lahat ng yon sa malumunting, maliliit na bagay dito sa daigdig. Konting saya, konting pleasure, konting ganito. At sabi, sapagkat napakalaki at ibubuhos ang inyong kutakot-takot na blessing, there's only one way for you to be grateful for that, and that is, always give yourselves fully to the work of the Lord. Makapaglilingkod pa ba tayo sa iglesia ng Diyos pagkatapos ng rapture? Hindi na, mga kapatid. Because after rapture, hanggang sa walang hanggan, beneficiary na tayo ng Panginoon. Nasa payroll na lang. Tanggap na lang tayo ng tanggap. We will be changed and we will be glorified and we will be singing and we will be having joy with the Lord forever and ever. Wala na ring service. Wala nang paglilingkod doon. Kaya sabi, sa maliit na panahon na nandito kayo, alang-alang sa mga ibibigay sa inyong hindi nyo masusukat na pagpapala, give yourselves fully to the work of the Lord. Hanggang dito lang sa earth tayo pwedeng maglingkod, pagkatapos ay hindi na. Pero marami, sinasayang ang panahon habang nandito sa lupa, hindi naglilingkod. In the rapture, will you be with the Lord?